taong madaling magtiwala. Lalo na kung hindi iba sa'yo ang taong pagkakatiwalaan mo. Minsan kasi, nabubulagan tayo ng mabuti niyang ipinapakita sa atin. Pero ang hindi natin alam, sa kabila ng kabutihang yun, siya pa pala ang sisira at wawasak ng pamilyang iyong pinuo. Magandang araw sa lahat ng mga listeners ng ating programa. Nais naming ibahagi ang isang kwento para kapulutan ng aral ng ating mga tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Trini. May asawa at dalawang anak na parehong babae. Ang aking asawa ay itago na lang natin sa pangalang Ellie. Nang dalaga ako ay may angkin akong kagandahan at balingkinitan ang aking pangangatawan. Kaya marami akong manliligaw noon. Pero sa lahat ng naging manliligaw ko, tanging si Ellie lang ang napusuan ko. Dahil ito ay responsable at maalalahanin. Kaya nang ligawan ako nito ay ilang buwan lang din nang mapasagot niya ako. Naging maayos naman ang aming relasyon ni Ellie. Sa katunayan, walang anumang pagtutol ang aking mga magulang dito. Bukod kasi sa mabait na ito, palabiro rin ito. Kaya naman, kuhang-kuha niya ang loob ng mga magulang ko. Ganon din naman ang kanyang pamilya sa akin. Kaya naging maayos talaga ang aming relasyon. At hanggang sa tumagal na rin ng ilang taon. Nang makagraduate ako ng college, ay nag-propose na si Ellie sa akin. Hindi man ito kagaya ko na nakapagtapos, tinanggap ko pa rin ng buong puso ang proposal niya. Alam ko namang mahal na mahal ako ni Ellie. At gagawin nito ang lahat para maging maganda ang buhay namin. Kaya pagkaraan ng isang taon, nagpakasal na kami nito. Napasok ito bilang isang security guard. Samantalang ako ay sa bangko. Pero kahit magkaiba kami ng estado ng trabaho, wala namang naging issue sa amin yon. Para kasi sa amin, partner kami. Kaya ang tagumpay ng isa ay tagumpay na rin naming dalawa. Naging masaya ang aming pagsasama ni Ellie, lalo na nang mabiyayaan kami ng anak na babae. Simula noon ay pinahinto na ako nito sa trabaho at inasikaso na lang ang aming anak. At syempre, siya rin. Dahil nasa bahay na lang ako at abala sa pag-aalaga, napabayaan ko na ang aking sarili. Ang payat kong katawan ay tumaba. Ang diretso kong buhok na palagi ko noon inaayusan ay palagi na lang nakapusod. Ganun pa man, hindi naman nagbago ang pagtingin at pagmamahal sa akin ni Ellie. At iyon ang buong akala ko. Isang araw, may dumating akong bisita. Si Mila. Pinsang buo ko siya. Bata pa lang ay close na kami nito. Kahit na mas may edad pa ako dito. Nasanay kaming nagsasabihan sa isa't isa ng problema. Kaya naman nang magka-problema sila ng asawa niya, sa akin siya tumakbo. Ate Trining! Tawag nito sabay yakap sa akin. Oh, Mila, anong nangyari sa'yo? Bakit may pasaka? Pag-aalala lang tanong ko dito. Umalis kasi ako sa amin. Nag-away kasi kami ng asawa ko. Tapos ganito ginawa niya sa akin. Kwento nito. Pwede ba ate? Dito na muna ako sa'yo? Tanong pa nito. Oo naman. Kahit kailan mo gusto, pwede ka dito. Tugon ko dito.
hindi naman tumutol si Ellie sa pagpapatira ko kay Mila. Sa katunayan, sang-ayon din ito. Para naman daw ay may makatulong ako sa gawaing bahay. Noong panahon kasi na yon ay ipinagbubuntis ko ang pangalawa naming anak. Kaya malaking bagay talaga sa amin ang pagdating ni Mila sa buhay namin. Masipag si Mila at maasikaso. Hindi naman siya naging pabigat sa aming mag-asawa. Nagtataka lang ako. Dahil sa isang buwan na pamamalagi niya sa amin, hindi na siya bumalik sa kanila. Hanggang isang araw, nadadan kong nagtatalo sila ng asawa niya. At nalaman kong ayaw nang sumama ni Mila dito at gusto na nitong makipaghiwalay. Nakita ko rin kung paano saktan ng asawa niya si Mila. Mabuti na nga lang at nandun si Ellie. Hindi niya nagawang isama si Mila. Ayos ka lang ba, Mila? Naaawa kong tanong dito. Ayos lang ako, ate. Nahihiya nga ako sa inyo ni kuya dahil gumawa pa kami ng iskandalo dito. Tugon nito. Naku, wala yon. Open ka dito. Kahit kailan, pwede ka ditong tumira. At saka mabuti nga yon, may makakasama kami. Lalo pat manganganak na ako. Masayang sabi ko dito. Imbes na sumagot, niyakap lang ako ni Mila. Sobra naman ang tiwala ko dito. At talagang itinuring ko na siyang pangalawang kapatid. Simula naman ang manganak ako, kasama pa rin namin si Mila. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba sa asawa ko. Napapansin ko ang malagkit na tinginan nila ni Mila. Pero dahil sa may tiwala ako sa kanilang dalawa, hindi ko na lang pinansin yon. Hindi ko na lang pinansin ang kutob na nararamdaman ko. Isang gabi, nagising ako nang wala sa tabi ko si Ellie. Naisip ko na baka umihi ito. Kaya naman sinundan ko ito sa banyo. Pero laking gulat ko nang makita ko ito at ang aming anak na panganay na nagbubulungan. Ano nangyayari dito? Tanong ko sa dalawa. Ah, wala, training. Ito kasing anak natin. Hindi ko alam na sa banyo pala. Nagkagulatan lang kami. Uwi ka ni Ellie. Totoo ba ang sinasabi ng tatay mo? Tanong ko sa anak namin. Tumango lang naman ito. Kaya pinapasok ko na ito sa kwarto niya. Samantalang si Ellie naman ay pumasok na rin ng kwarto namin. Gusto ko mang iwaksi ang nararamdaman kong kutob. Hindi naman mawala-wala sa isip ko ang malagkit na pagtitinginan ni Ellie at Mila. Napapansin ko pang masyadong concern dito si Ellie na hindi naman dapat. Pero hindi ko akalain na magiging totoo pala ang kutob ko. Minsan, nagtulog-tulugan ako. Gusto ko kasing hulihin sa akto si Ellie kung may masama man itong ginagawa. Ayokong isipin na totoo ang kutob ko. Pero naisip ko na hindi ito mawawala kung hindi ako gagawa ng paraan para malaman ang totoo. Kaya kinagabihan, naramdaman kong bumangon si Ellie. Paglabas niya ng pinto, ilang minuto lang ay sumunod na ako. Sobrang kaba ang aking nararamdaman noon. Para akong hindi makahinga. Pinuksan ko ang pinto ng kwarto ni Mila. Ngunit wala sila doon. Nang aktong papasok na muli ako sa kwarto ko, ay bigla akong nakarinig ng kaluskos sa banyo. Kinakabahan pa rin akong lumapit doon. At sakto namang hindi nakalak ang pinto. Dahan-dahan kong binuksan ito. At laking gulat ko nang mahuli ko ang asawa ko at ang pinagkakatiwalaan kong pinsan na may ginagawang hindi maganda. Ang sasama niyo! Paano niyo nagawa sa akin to? Galit kong tanong sa kanilang dalawa.
Ikaw, Ellie, paano mo nagawa to? Akala ko ba mahal mo ko? Mahal mo kami ng mga anak mo. Pero bakit mo nagawa to? Galit kong sabi sa asawa ko. Hindi pa ba obvious, Ate Trining? Hindi ka na niya gusto. Palibhasa, mukha ka ng balyena. Masakit na sabi sa akin ni Mila. Sa sobrang galit ko ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Pinalayas ko si Mila. Umalis naman ito sa bahay. Pero ang masakit, sumama dito si Ellie at iniwanan kaming mag-iina. Masakit man ang ginawa nito sa akin, nagawa ko pa rin magmakaawa sa kanya para lang hindi kami iwan nito. Pero kahit anong pagmamakaawa ko dito ay hindi niya ako pinakinggan. Iniwan akong mag-isa ni Ellie. Kami ng mga anak niya. Iniwan ako nitong wasak at luhaan. Ganun pa man, tinanggap ko yun. Alang-alang sa mga anak ko. Ginawa ko silang inspirasyon at pinaghugutan ng lakas. Nagtrabaho ako muli sa bangko para may papagkuhana ng panggasto sa araw-araw. Inihabiling ko muna ang aking anak sa aking mga magulang habang ako ay nagtatrabaho. Sa awa naman ng Diyos ay nakakaraos kami. At sa tulong din ng aking mga magulang, nairaos ko silang muli. Sa paglipas ng ilang buwan, nagulat na lang ako nang bumabalik sa amin si Ellie. Nagmamakaawa ito at humihingi ng tawad. Nalaman kong niloko din pala siya ni Mila at sumama ito sa ibang lalaki. Ganun pa man, hindi ko na ito tinanggap pa. Mahirap man, mas gugustuhin ko na lang mag-isa kasama ang mga anak ko. Tama na yung minsang iniwanan niya kami at ipinagpalit sa babae niya. Ngayon, malaki na ang dalawa kong anak. At sa tulong ng isa naming kapitbahay at sa tulong ng aking pamilya, nakapagtapos ng pag-aaral ang panganay kong anak. Kaya siya na ang nagpapaaral sa isa niyang kapatid. Pinahinto na rin niya ako sa pagtatrabaho at pinatayuan na lang ng isang maliit na sari-sari store. Wala naman na kaming naging balita pa kay Ellie simula nang bumalik ito sa amin. Kaya nabuhay at nasanay na kami ng mga anak ko na wala ng Ellie sa buhay namin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Naway may natutunan kayong aral at nagsilbing inspirasyon sa inyo ang kwento ko. Muli, ako si Trining. At ito ang kwento ng buhay ko.